naman, eto na nga. Titignan natin dito, parang naulit na kasi to. Alam mo yung kahapon, yung first series natin kahapon, parang ito rin eh. Sila rin ulit yung magkakatapat. Pero ang tanong dito, di ba, 2-0 tayo dun sa first series natin. From yun, oh, teka na, kumaga naman ang hook doon. Grabe naman, di, makakatakas kaya this time. Yes, so far, dahil wala naman masyadong damage pa. Dito, si Yuji on the Harry. They didn't get the kill. The only thing na nakuha nila doon is they make the Grapp go back into base. Oo, yun. So that means in terms of clearing the waves, hindi na ganun ka-effective dito. Ang laking bagay nun. Kita mo doon, nakahook na naman. Grabe. At ito, mukhang tutuloy-tuloy pa nila ito para lang i-secure sana yung buff. But unfortunately, babalik sila. Ito, ang sarili lang buff mismo yung masi-secure na lang muna nila. Pero yun nga, going back doon sa sinasabi mo, I think tama naman talaga. Kasi ang laking bagay kapag nandun yung tank mo sa... Oy, pero teka lang! 2v3v1! O 3v3 situation ngayon, tutuloy sila di Senya though. Mukhang baabag sa first blood para kay Ribo. Ate na nga, hindi pa ata sila tapos dito dahil gugusto pa. Pero for the meantime, teka lang, hinay-hinay dahil crap muna. Hindi ko rin maintindihan kung bakit pumasok di Senya doon. I do feel na parang confidence play yun, but at that point in time, wala ka naman kahit anong pantakas eh. Walang-wala nga. Lalo na hindi pa available yung kanyang ultimate. Di naman, para sa kanyang additional na pang dash in or pang dash out. Pero ito na nga, 14 seconds from now, the first third of the game is gonna go up. For the meantime, naka-vision lang dun sa bandang taas ng mapa natin si Franco. At ito, mukhang alam na eh. Actually, ito mga players naman natin. Alam na naman nila yung mga micro timers natin dyan, di ba? So, bilang na bilang nila yan. And since kinuha nila yung carry, their carry player is Yaku, Few, on the other hand, will go for the Hayabusa. So, I do think that it's kind of greedy, sabihin natin. Mm-hmm. But still, the only problem for Bren Esports here is to not bring the game into the late stages. Oy, pero teka lang, may nahook na naman si Senya dito, going so low, at yun nga lahat na binuhos, Dez going so low at the same time. Pero si D at si Yaku, nako, boss ang buhay, nag-shield, pero hindi sapat, double kill is gonna go to that Franco. Bren, galit na galit, gusto talaga nila ba naman dito? Ako, kung ako yung Bren ngayon, hindi ko iniisip yung Signal Ultra. Ang iniisip ko yung Archangel. Kasi, gusto ko bumawi. Gusto mong balikan yung ninakaw sa'yo na 2-1, na position doon sa taas. Kumbaga, yung momentum, yung init ng laban na gusto nilang kuhain dito, na nasa lower bracket sila for the first time in the history of MPL, kailangang, bumalik nila, bumangon. Yes. Bren Esports dito, they're getting everything they need. Signal Ultra, medyo kailangan nilang mas maingat pa. Uy, teka lang, si Haze do, mukhang namataan dito. Mapapabakaway naman. Uy, Tyrant's Rage, walang tinamaan. Winalis niya yung labag. Winalis nang winalis. Pero ito, dalawang tore na ang bagsak sa buong mapa natin ng Land of Dawn. So, objective-wise, in terms of map control, pareho lang sila. Pero sa kills, makikita mo na dito, palag-palag talaga yung Bren sa ngayon eh. May nakikita tayong nangyayari dito sa bandang gitna ng mapa natin. Zanya wants a kill. Zanya will get out. Ribo dito will go down. Few will get that kill. At ayun na nga, mukhang dito na siguro nakakita ang Signal Ultra ng pagbangon kung saan nakasecure dito ng unang kill si Few Hayabusa. Pero ito na nga ang sinasabi natin. Ang tanong dyan, iaalaw ba kasi ng Bren Esports dyan? So far, yung mga hooks ni Payne on point ah. Yun talaga yung pressure na binibigay ni Payne eh. And out of all the Franco na nagamit dito sa MPL, I do feel na siya yung pinaka nakakatakot. Lalo na, hindi mo alam eh, tago-tago lang kasi siya sa mga brush. Ngayon, tulad niyan, grabe naman yun, Kuya Payne. Ano bang calculation mga ginagawa mo dyan, di ba? Pero ito na nga, ang laking ano eh. Tapos naka-double kill pa siya. So, ibig sabihin, itemization as a tank and support, habol na ba? Nahabol. Compared sa mga, di ba, sa mga usually, pero teka lang, naku, Ribo dito, nakikipag 1v1 ata. So, pero sila, But they were prepared! Hindi you will go down! Yun yung sinasabi natin. Yes, Hayabusa is hard to catch, but at the same time, predictable kung saan siya magpupunta. Oo, kasi nandun na. Kita rin naman yung shadow somehow. Pero, ayun na nga. Tuloy lang dito. Mapapansin mo, although kulang sa
kills going dito. In, going out, Cushion, just dashing Oy! In, trying to get the kill. D will secure that. Pero eto, lalaban ba sila? Zaman Force has been thrown out. D, in the middle of everything, Desanya dito, medyo malayo na. Tets will go for the knock-up. Will he actually try and get the kill? Tets isn't really backing down, and he gets suppressed. Ulti ni Franco, he will go down! At ayun na nga, split push pa itong Leomord natin sa bandang baba ng mapa. Si Kari hindi pa nakaka-online on the Tiaku. Ang magagawa na lang niya rito, just like what happened a while ago on our second series for today, nung nakalaban ng Team Signal, yung Team Evos, ay, yun, alam mo yun, kailangan mong ipa-online muna yung pinaka-marksman mo, yung source of DPS mo. Pero sa ngayon, hintay-hintay muna para sa Signal Ultra. They have to be very patient. Secure dito. Ang susunod na pagong, ay, ako yan, grabe, pain na naman ang nakakuha dito ng kill para sa side ng Brent Esports. Grabe naman yun. And at Go-Go turn away, BMI, blazing duet, it will stop them. Grabe! Desanya dito, pinalikan niya, he will take down Desanya. Tyrant Strange dito, mga kaibigan, Yaku will secure lang. The kill. Pero babawian daw dito. Tuloy na ang ating fighting game. Si Tets, hindi na makakatakas. Mega kill para kay Franco. At tuloy ang Brent Esports dito sa pag-push sa top lane natin. Anong magagawa kaya ng rock natin dito? This is getting so epic. And tama nga si Payne. This is probably one of the highlights, mga kaibigan, ng MPL Season 3 Finals. Di na Hurricane Dance palabas. And tutong ba siya doon? Grabe. Magsa-7 minutes game time pa lang tayo. Pero hindi natigal yung mga bakbakan dito. Ang dami nating kill score dito. Pero ito, na-face check na actually ni Claude dito sa bandang baba ng mapa natin. Hayabusa na kinukuha na rin. Ayun na nga, 1v1 ng shield! Pero, nako, hindi pa rin sapat para makasecure ata ng kill dito. But, and this is the kind of for the chase. BMI, Q going 1v1. Case is here. They will secure the kill. Ito yung gusto natin sa Brand Esports. Ito yung Brand Esports na kilala natin. Every single time na may kill na pwede silang kunin, tama, may dalawa o tatlong tao agad tama na nag-rotate. Tama ka dyan. At eto na nga, hindi ata pa rin aawat ang Brand Esports. Talagang pinapressure nila, tuloy-tuloy yung pressure. And siguro Signal Ultra dito, hindi ko alam ha, pero parang siguro kinahabaan na rin sila sa pressure na meron dito. They, kasi parang halata, ay teka lang! Grabe naman yung muhok na that yun. That is kone, bad. Prediction. Calculated move. Ito yung anong masasabi mo dun? Ito yung masasabi na, ito yung sinasabi natin. Na kapag ka meron kang Franco, ang isang mga pinakamagandang chat, di pa ako tapos mag-explain! Guys, meron pa kayong hook counter dyan, pero ito nga bakbakan, Q will fall down! Ay nako, back away muna ang tatlong membro ng Signal Ultra dahil ayaw na, they just won't stop! They keep on snowballing at this 8-minute game time. Come on, guys! Apat na tore na lamang ang natitira para sa side ng Signal Ultra. At well contested ang Lord Area natin dun sa bandang taas. At this point, kailangan na natin tignan lagi si Payne. Dapat may counter tuwing, na talaga tayo. Tuwing nagsasalita ako, may nahuhook. Hindi na ako magsasalita. Ako, ewan ko na lang. Ayoko naman pagsalitahin. Pero ito na nga guys, dapat talaga may hook counter tayo dito sa live stream natin eh. Pero, grabe talaga. Alam mo, ang ganda ng ginagawa ni Payne dito. Bukod sa talagang nagpa-provide siya ng tamang vision para sa teammates niya, tamang tago lang. Very patient eh. Yung mga predictions niya on that hooks, swak na swak. Oh. And kailangan natin nating tanungin. Right now, kinukuha nila yung Lord! Lord has been stolen dito by the side of Signal Ultra. But here comes the chase. Pero titigil na sila doon. Nako. At ito naman, still, kung mapapansin mo ah, itong carry natin para sa side ng Signal Ultra. As much as possible, itatry niya na huwag muna mag-join sa mga teamfights. Pero pa-teamfight na pa-teamfight talagang nag-e-engage ang Brand Esports. Pinapuwersa nila ang Signal Ultra na makipagbakbakan. Wala silang magawa. Kailangan nilang depensahan yung base nila. Ito yung sinasabi natin at this point on Brand Esports. Kapag kakalaban mo ba siya, respetuhin mo na si Payne. Tatanggalin mo na agad yung Franco. This is way too scary. Nako. Pero syempre, kapag naman binan mo yung Franco, ang dami rin naman ma-open ng mga meta heroes natin. Nakatignan mo si Coco dito. Left and right. Binabato na lahat ng pwedeng iba to. Golden staff is now up for Coco. Zaman Force will be put in place. Turret will go down. And here comes the last line of defense for the side of Signal Ultra. Oo, tatlong inhibitor turrets na lamang ang natira para sa side ng Signal Ultra natin, guys.
ano na ang magagawa. Nai-starve na sila. Yung mga buff nila, kuhang, ayan, parang first time na nag-miss yun. Finally. Finally, kahit pa paano nag-miss. Kahit pa paano, oh. Coco, I'm in love with Coco. Nahuli dito, pero Blazing Duet, just go for the counter-initiation. Makakataka siya doon, pero Haze will get a kill. Eto. And Haze will go down. Oy, teka lang. Naku, pumasok dito. Nagkamali yata ng pasok si D. Dahil mapapagodlike ang ating Mage God na ngayon. Mage God na. Mage God. Mage God. Sabi mo nga kanina, kapag Mage God ka na, madami ka ng responsibilidad. Tama. At isa ito, kumbaga, gagawin mo lahat. Pero teka lang, grabe ka naman. Pain, kailan ka ba titigil? Nakaisa naman siyang pagtigil kanina. Paawat ka naman. Paawat ka naman ang konti, dol. Parang laging may nahahatak, laging sumisigaw yung tao. Mawawalan din ng boses tong mga to. Oo, bukod sa mga shoutcasters, di ba? Kamusta naman yun? Pero dahil nga, grabe. Ayun, pangalawang mistake na yun. Pero grabe, no? Eto na, I think, hintayin na lang din ng susunod na Lord, pero medyo matagal-tagal pa naman yan. So for the meantime, gagawin muna, as usual, ng leading na team dito, which is Brent Esports, is i-control talaga nila yung map for now. And as of now, yung bola na kaya ako na dito for the side of Signal Ultra, he needs to carry this team. Ano ang kailangan gawin ng Signal Ultra dito? Now that sobrang pressure talaga ibigay. Teka lang, pumasok si Tets, pati si D, inuntog sa pader, pero hindi sapat ang kanilang HP bars para isustain lahat ng damage. Coco will get a double kill, plus triple kill will pa yan. Will this be a savage? Why, they will force it. They want this to be safe. They want, he wants a savage. Coco dito gawin, 1v1 win pa ako. Will he get a savage? Yes, he will. Coco dito, savage. 5 kills straight. Brand Esports wins game number 1.